Nakakagimba na naman ang balita mga netizens ng dapat nating tunghayan. Handa na ba kayong malaman at marinig? Sa mundo ng politika at media sa Pilipinas, isang mainit ang usapin ang musbong na nagbigay daan sa malawakang pagbubuska kay Erwin Tulfo matapos siyang magpakita ng hindi kaaya-ayang pag-uugali patungkol kay Vice President Sir Duterte. Ang kontrobersyal na isyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko na nagtataas ng mga tanong hinggil sa integridad ng mga kilalang personalidad sa media at kanilang mga mutidobo. Sa kamakailang mga pangyayari, si Erwin Tulfo, isang kilalang mamamahayag at personalidad sa telebisyon, ay nakatanggap ng matinding pambubuska mula sa taong bayan matapos siyang ipakita ang mga hindi maganda at tila traidor na pahayag patungkol kay VP Sir Duterte. Ang mga pahayag na ito ay tila naglalaman ng mga aspeto ng personal na paninira na hindi nakakatanggap ng suporta mula sa publiko at mga taga-subaybay ni VP Sara. Maraming mga taga-masid at netizens ang naghayag ng kanilang pagkidismaya at pagsalungat sa paminsan-minsan na pag-atake ni Tulfo sa Vice Presidente. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay diin sa tema ng traidorya at hindi paggalang na nagbigay diin sa isyu ng etika at integridad sa media. Ang mga komento at reaksyon ay nagpatunay sa malalim na pagkakabahala ng mga tao sa paraan ng pagtrato sa mga leader at mga opisyal ng gobyerno. Ang malawakang pambubuska ay isang indikasyon ng malalim na pagkabahala sa publiko hinggil sa motibo ni Erwin Tulfo. Maraming tao ang nagtanong kung ang kanyang mga pahayag may kinalaman sa personal na agenda o simpleng pagnanais na magpahayag ng opinyon. Ang tinutukoy na traidorya at pagiging sipsip sa paghawak ng mga issue ay nagbigay ng katanungan sa kredibilidad at pagiging tapat ni Tulfo sa kanyang profesyon. Ewan lang natin mga kababayan, no? Kung etong si Congressman Erwin Tulfo kung talaga lang nagbulag-bulagan, nagmaang-maangan, o sadyang baka lang naman ha, tinubuan na ng ilong mga kababayan katulad ni Pinocchio, nagiging sinungaling na rin, kagaya ng ibang mga politiko. E kung gayon Tulfo, kabago-bago mo pa lang sa politika ay naging bulok ka na. Maagang nabulok si Tulfo mga kababayan kung ganun ha, dahil kinounter niya ang sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan na mayroong nilulutong impeachment laban sa kanya. Dahil ayon ni Tulfo, wala daw talaga mga kababayan. Pero sabi ni VP Sara, ay may mga kaibigan pa siya doon sa kongreso, marami. At lahat sila nagsasabing niluluto na ang impeachment laban sa kanya. At pinangunahan ito ni Tamba. Coincidentally naman mga kababayan, ewan lang natin bakit itong si Erwin Tulfo mga kababayan biglang naging spokesperson ni Tamba. Sa lahat ng oras mga kababayan, di ba? Parang ginawang sidekick ni Tambalusdos itong si Erwin Tulfo mga kababayan. Kung saan magpunta si Tamba, andyan talaga si Erwin Tulfo na inaasahan pa naman natin mga kababayan na tagapagtanggol ng ordinaryong Pilipino. At andyan siya sa mga kumakain ng pera ng bayan, sinatamba. At pinaninindigan ito na walang planong impeachment laban kay VP Inday Sara. Panoorin po natin ha. The Vice President said today that meron daw po talagang usapan dito sa Congress to impeach her. Sabi niya, they can deny it, but I know. You can deny it. Pero alam ni Sara na mayroong impeachment na niluluto laban sa kanya. Something going on. Parang ganun. How do you respond to that? Not parang that naninindigan siyang meron eh. May personally, moves to impeach her. Personally, I do not know if there is such a thing of Naniniwala kayo mga kababayan na wala siyang alam? Ang lapit na nito ni Romualdez eh, di ba? Halos magkadikit ang kanilang bituka mga kababayan. At mabuti naman ha, kung aalis ka na dyan sa Congress, Tulfo, doon ka na lang sa Senado dahil sayang. Sayang ang talento mo eh. Yung pagiging matapang, wala na talaga mga kababayan. Parang tupa ito eh. Parang slave ni Tambalustos mga kababayan. Kulang na lang kadena sa lieg. Baw na baw kay Tamba. Doon ka na lang sa Senado, Tulfo, Erwin, kung mananalo ka. Siyempre, number one ito sa survey. Malakas ang ano nito mga kababayan, laban. A plan of impeachment. Doon sa meeting with the House leadership, wala rin nabanggit. Nagiging politiko na rin ang mga sagot nito si Tulfo mga kababayan, no? Hindi tinanong sa'yo noon sa meeting. Ganyan kasi sila mag-deny mga kababayan eh. Tinatanong, mayroon ba kayong plano na impeachment kay Sara? Doon sa meeting, wala namang nabanggit. Sinabi bang doon sa meeting? Not necessarily doon sa meeting. Dahil kung particular na meeting ang ganyan tutukuin mga kababayan, wala talagang binanggit. Dahil hindi naman doon eh. Ganyan sila mag-deny mga kababayan. Kagaya nung walkout ng AFP. Ang sagot nila,
ano namang nag-conference kami? Ay, wala naman nag-walk out. Last conference namin. Eh, sinabi ba namin nung last conference? Hindi naman. May nangyari walk out, pero hindi noong nakaraang conference. Diyan sila magpapalusot, mga kababayan. Yan ang ginagamit na technique ngayon ni Erwin Tulfo. Nung magkaroon ng meeting kagabi, political leaders last night, there was also no mention. Dahil hindi nga doon eh. Not necessarily doon sa mga meeting nyo, Tulfo. Para lang ma-deny mo na wala. Oh. Of impeachment of the VP. Rather, the meeting was all about yung lineup ng administration. So I really don't... Lineup ng administration, nakasali na siya, mga kababayan. Oh. Where did Madam Vice President Duterte got the information? Oh, pinagmukha mong sinungaling si Sara. Pinapalabas ito, mga kababayan, na kasinungalingan ang sinasabi ni Sara. Okay. Saan daw niya nakuha ang impormasyon na iyan? Kung may nagsasabi sa kanya na there's such a thing na impeachment laban sa kanya. Hindi lang si Sara nagsabi, marami. Kasi the office of the speaker already saying that there is none. Diba? Tuta na ni Tamba, mga kababayan. Umalis ka na dyan sa Congress, doon ka na lang sa Senado, Tulfo. At kaninong tuta ka din doon, huwag mong sabihin kay Marcos, ha, Erwin Tulfo, para kasabayan, dapat. Ako, I have no idea. At maging yung mga... Personally, kung ang tagalabas, Tulfo, ay alam na yan, ikaw na nandyan sa loob, personally, hindi mo alam, napaka-imposible naman, di ba? Yung tagalabas nga, alam, ikaw na nasa loob. Hindi, it's either, mga kababayan, may pinagtatakpan. Nagsisinungaling. Tapos sasabihin, si Sara ang sinungaling. Meeting kagabi ng house leaders, kung sinasabi niya doon ng galing. That hindi niya sinasabing doon ng galing. Pinag-usapan lang kagabi. Diyan sila magaling mag-deny, mga kababayan. The 2025 senatorial election of the administration. Sir, so you can categorically say na the house leadership is not endorsing or supporting any moves to impeach the vice president. Sige, pagmasdan mo, ha? No. No. I can categorically say, and it was repeated to me by the speaker this afternoon before I came down, because I know that it will be... Liar na rin, mga kababayan, no? Natubuan na rin ng kasinungalingan itong si Tulfo, mga kababayan. In his press conference, there is none. The meeting last night of the house leaders was all about the... Hindi nga doon sa meeting. Ito si Tulfo, no? Tine-technical ang question, eh. Pinapoint out niya doon sa meeting, mga kababayan. Natural, wala kayong i-discuss doon about impeachment dahil ang discussion nga is among the congressmen, hindi particular na meeting. Lineup of the administration bet for the 2025 senatorial election. So, wala po talaga. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila. Kahit i-deny mo pa, Tulfo. Pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. May sinabi bang meeting, Tulfo? Erwin? Kasi, meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob, eh, na hindi lang nagsasalita dahil takot daw. Takot daw? Sila. So sinasabi nila, it's openly discussed. No, openly discussed. Impeachment. Tapos, ang dininay ni Erwin Tulfo, wala naman doon sa meeting pinag-usapan. Sa meeting ba, sinabi ni Sara, dahil gustong lumusot, mga kababayan. Ako, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte. Correct. Sa politika. Hinahanapan pa nila ng butas, mga kababayan, kaya hindi pa yan umuusad ngayon. Tama itong plano ni Sara, eh. Nagpa-fabricate pa sila ng mga kasalanan para kay Sara Duterte. Dahil ngayon, mga kababayan, wala pa silang makita. Wala pa silang makita, mga kababayan. Although mayroon ng plan, pero wala pa silang makita. Hindi pa nila pwede yung isampayan dahil matatalo sila, eh. Lang siguro politika, sa personal din, dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual. Correct. Sinama nila sa harassment. At ang basehan nila, mga kababayan, hearsay ng isang convicted criminal na reclusion perpetua ang hatol. Kenta nila. Example lang kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba? Merong quad committee ng House of Representatives na nangalkal mga kababayan sa mga nagdaan. Iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay pangulo pa. See? Ang sabi kasi ni VP Inday, kung gusto niyo maghiwalay tayo sa politika, edi hiwalay. Wala lang bastusan.
Ang ginagawa nila ngayon mga kababayan, binabastos ang mga Duterte. Gusto talaga nilang i-eliminate para wala nang threat sa 2028. Tapos meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos yun tayo pa. Hindi pa ba yan political harassment, di ba? Sa akin, hinahabol-habol nila. Sa anak, si BP Sara. Tapos sa asawa niya. Tapos kay Pulong. Tapos si Baste. Sinasalot ni Diwata, General Diwata, mga kababayan sa Davao City. Ang hindi na lang nila sinasalot ay si Kitty Duterte. Yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Hanggang ngayon, hindi sila makabugpon dyan sa confidential fund. Dahil patibong yan ni Marcos Alam nyo ba mga kababayan, si Marcos ang nagbigay ng confidential fund na iyan. Although, kailangan talaga ni Sara dahil pumasok si Sara sa politika, inubos na nilotang ang pondo. Sabi ni Marcos, confidential pa, nabigyan kita. Tapos, ginamit ni Sara dahil lang tapatayo siya ng satellite na offices all over the Philippines. Tapos ngayon, ginamit nila para sa mga kababayan, panira kay BP Inday. Planted ng bangag, mga kababayan. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos, narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Gumamit ng mga legal friends sa mga pula, mga kababayan. Kalaban ng gobyerno. Convicted din ha si Castro, ha? Na child abuser. Yan ang ginamit ng mga buwan. Kunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission at ang House of Representatives? Uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi nga ma-audit ang kanilang MOOE, mga kababayan, no? Certification lang, okay na. Tapos, gustong i-audit si Sara. Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin. Ikaw kaya yung audit, Castro, at saka si Tambalustos, itong pagbigay-bigay ng ayuda, 1 trillion na makababayan in 2 years, di ba? Sila kaya ang i-audit. Sila dapat dahil ang laki ng budget na yan, ha? 1 trillion na. Ang habulin nila dyan, ang paninira nila sa akin. Correct! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na nag-deny pa si Erwin Tulfo na wala daw impeachment laban kay Sara. Sabi ni Sara, mag-deny man kayo, alam namin na meron. Post your comments below. Hindi pa pala tapos sa kanilang political harassment. Etong gobyernong bangag mga kababayan na pinapadaan nila dito sa Kongreso. Dito sa mga bata ni Natamba. At dahil mukhang na-delay etong kanilang issue kay Digong sa ICC, ay ngayon mga kababayan, sinasabit na nila sa murder ang ating dating Pangulong Duterte. At ang kanilang testigo na naman ha, na naman, ay mga convicted criminal mga kababayan na reclusion perpetua, wala pong chance ang makalabas sa bilangguan mga kababayan. Hinarap na naman nila sa Kongreso mga kababayan itong mga buhaya. Itong tatlo at marami pang iba, mga kasamahan nila. At binigyan ng platform itong mga criminal mga kababayan para maghasik ng kasinungalingan. At ang sabi ha ng criminal mismo na narinig daw niya ang tinig ng ating Pangulo sa telepono. Kaya idinadawit daw niya ito. Alam daw niya ang boses ni Pangulong Duterte. Yan po ang kanilang ebidensya mga kababayan sa pagdadawit itong kay Digong sa pagpatay daw sa mga drug lords. Tatlong drug lords sa Davao City Jail. Ito na ba mga kababayan talaga? Ang ganti ng mga drugista? Justice for all drug lords? Panoorin po natin. Idinawit sa kaso ng umano'y extrajudicial killing ng mga Chinese drug lords sa Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinawalat ito ng dalawang presong humarap sa pagdinig. Preso mga kababayan ha? Preso! Ano ba ang kinalaman ni... Reclusion perpetua. Wala na pong chance ang makalabas ng bilangguan mga kababayan. Dating Pangulong Duterte, anong lumabas dyan sa hearing? Ito ang dinala dito sa sa mga buhaya na mga congressman. At naniwala naman sila ha, mukha. Natatakba nga ipatawag ng House Squad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umuna yung pagkakatangkot niya sa pamamaslang sa tatlong Ang purpose ng mga animal na ito mga kababayan
isabi na si Digong doon tapos i-contempt nila. Oh. At malamang mga kababayan, kapag na-contempt na nila doon sa Kongreso, tsaka naman ilalabas yung ano, arrest warrant ng ICC. Dahil feeling natin eh, ganyan ang kanilang plano dyan. Oh, ganyan nila itrap si Digong, mga kababayan. Iturong Chinese drug lord sa Davao noong 2016, hayagang binanggit ang pangalan ni Duterte ng 2% deprived of liberty. Oh, dahil la ha. Ang dahilan ng mga kababayan dahil nasabit ang pangalan ni Pangulong Duterte ay sabi ng kriminal ha, yung preso, mga kababayan, narinig daw niya, nakausap daw sa telepono si Duterte. Alam daw niya ang boses. Oh, yan lang. PDL. Ay, nako. Sa pagdinig ng kamera, tungkol sa ugnay ng mga pogo, illegal na droga, sindikatong Chinese at mga extrajudicial killing. Inamin ni na Fernando Mandadaro at Leopoldo Tan na pinatay nila sa Davao. Naka-blurred pa ang picture, mga kababayan, pero gusto niyo makita? Oh, itong dalawang ungas na to, oh. Bakit niyo binlurred ang mga pagmumukhaan niyan na live nga niyan sa RTBM eh? Pinoprotektahan pa, mga kababayan, ang mga itsura ng mga kriminal na ito. Oh. And Pinal Farm noong August 2016, ang umanay mga dayuhang drug lord na sina Choking Tung, Jackson Lee, at Peter Wang. Ayon kay Tan, pinangakuan sila ng mga polis ng ¥1,000,000 at kalayaan. Bakit hindi nyo nireklamo ang mga polis? Tapos direkta agad sa presidente daw, mga kababayan. Di ba ang nangyayari dati, mga kababayan? Eh, eto mga polis na kasangkot dyan sa droga is ginugurgur nila ang kanilang mga kasamahan sa industriya, di ba? Mga drug lords. Nagurguran sila lahat, mga kababayan, dahil sa taranta nila eh. Mabubuking sila, mga kababayan. Oh, yan po ang totoong dahilan kung bakit namatay yung mga drug lords sa loob ng bilangguan. Dahil nakakulong na, mga kababayan eh. Wala na pong pag-asa makalabas yon. Sa takot lang nila, mga kababayan, yung mga kakampi nila, mga drug lords na nasa labas pa. Sa takot na nilang ikanta sila nitong nakakulong na drug lords, ay pinagurgur. Oh, ginamit itong mga preso ding ito para patayin yun. Tapos isasabi nila na, oh, si Duterte, nahuli na nga yan. Oh. Chinese national. Nakausap daw nila tungkol dito ang classmate ni Tan noong high school na si SPO4 Arthur Narsoli na nooy nakabase sa Davao City. Boss daw ni Arthur Narsoli. At eto namang mga buhaya, mga kababayan. Oh. Eto si Barbers, ano tayo dito? Dismayado tayo dito. Oh. Ewan lang natin kung krusada laban sa droga ba talaga ang ano, mga kababayan, ha? Tinataguyod nito. Eh ngayon parang drogista na ang kanyang ano eh. Pinagtatanggol. Panuay Police Chief na si Royina Garma, August 13, 2016 daw, nang dalhin nila Tan at Magdadaro sa Bartolina at isama sila doon sa tatlong Chinese kung saan nga nila ito pinagpapatay. Pagkatapos nito, narinig ni Tan na may tumawag sa warden na sumundo sa kanila at sigurado raw siyang boses ito ng dating Pangulo. Talaga, boses talaga ng Pangulo. May time pa ang presidente yung tumawag dyan sa mga pulis na ordinaryong pulis, mga kababayan. Sige, kasuhan nyo. Dalhin nyo lang sa korte. Alam natin ang mga, oh, eto na, tumawa pa, mga kababayan. Alam natin ang purpose nito, mga ungas na to eh. Mga bata yan ng tambaluslos. Oh. At ang kanilang purpose, mga kababayan, eto na nga ang sinasabi ni VP Sara Duterte na political harassment. Nasabi nila, ano, totoo nga ba daw may political harassment? Oh, eto na! Oh, hindi pa sila na, ano, mga kababayan, doon sa ICC. Kulang pa ang ICC. Sir, si Aurelio Gonzalez, para maipaliwanag ni Duterte ang kanyang sarili sa komite, ipatatawag din ang mga pulis at in your dreams, pang-opisyal na binanggit ng dalawang PDL. Samantala, tinawag namang demolition job sa mga Duterte ni dating presidential legal counsel. Tandaan niyo, mga kababayan, kapag malapit na ang warrant of arrest na i-issue ng ICC, ipapasabina nila si Digong dyan para dyan nila mako-corner. Salvador, yan ang plano. Ang akusasyong ito, diit ni Panelo, madali lang magsinungaling para sa mga preso dahil habang buhay na silang makukulo. Alatarin daw na ginagawa lang ito ng dalawang PDL na palis ng pabor mula sa mga gustong sumira sa pamilya Duterte. Ang nakakapagtaka lang, mga kababayan, no? Bakit itong mga congressman na mambabatas sa mabibilog ng mga bilanggo na ano, wala nga yung pinag-aralan, kaya naging kriminal o mga mamamatay tao. Bilib na bilib sila, mga kababayan, itong mga bata ni Tamba na mga buhaya. Pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang... Eto ha, sa live ito, mga kababayan.
Dahil yung sa GMA, tinakpan ang mukha eh. Suporta at pagsaksak. At si Fernando Magladaro naman ay gumamit ng 29 balisong. May script, no? May script, mga kababayan, no? Dapat talaga kung alam mo ang ano, talagang totoong nangyari. Wala kang binabasa, di ba? Katulad yung Katibinag. Ito, oh, may basa pa. Tapos, hindi pa marunong magbasa, mga kababayan. Tama nga si VP Sara, may problema tayo sa pagbabasa. Bakit hindi mo basahin yung aklat ni VP Sara, isang kaibigan? Doon ka magsimula para ma-practice kang magbasa sa script mo. Oh. Sa pagsaksak. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section. Yun. Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nakita daw niya pinindot. Oh, sige. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla. Congrats. Job well done. Job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Oh, paano mo nalaman? Oh. May picture ba? Tinatawag ba, kababayan? Hindi video call. Oh. Grabe siguro ang pandinig nito. Ganyan, o lumapit ka sa polis, baka ano ka, matsugi ka kung sobrang lapit mo sa polis. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang. Oh. Yan lang ang basihan niya, mga kababayan. Narinig daw niya sa kausap sa ano, sa telepono. How come? Dinikit mo talaga yung tanginga doon sa ano, doon sa telepono na may kausap yung tao. Teka muna, medyo... Oh, barbers, mga kababayan. Seryoso yung... Eto, tahimik sa ano, sa issue ni PBBM, mga kababayan, barbers. Oh, gamitin mo ang pagka-barber mo, gupitan mo ng buhok si PBBM at hair follicle drug test mo, barbers, ungas ka. Sinabi mo eh. Oh. Inaninindigan mo ba yan? Opo, sir. See? Gusto pa niyang i-ano talaga, mga kababayan, ni barbers. Like, i-highlight na ang kinalaman ni dating Pangulong Duterte dito sa patayan daw. Testimonya ng isang kriminal, reclusion perpetua. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Gusto pa ulit talaga. Basa, script, basa. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section. Ay, inulit na, forward na natin. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats. Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh. Gusto talaga ipabanggit ni Barbers, mga kababayan, si Duterte para sure na madadawit, ha? Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit? Opo. Ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte. Yan ang punto ng mga congressman, mga kababayan. Pagpipisahan na naman ito sa media. Sasabihin naman, criminal si Duterte. Justice daw para sa mga tatlong drug lords. Yan ang gusto siguro ng mga congressman. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Pamilyar ang boses. Narinig din sa kausap sa telepono sa kabila. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Yan lang ang tanong nila, mga kababayan, na hindi talaga in-scrutinize ng mga congressman, na talaga lang. Explain mo daw paano mo narinig kung kausap ng kabilang telepono. Dinikit mo ba yung tinga? Patuloy lang. Patuloy lang. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa bagong sirkus na naman sa Kongreso para idiin ang mga Duterte? Hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali, ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga balitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang, ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyo ring mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan.
at sa susunod muli.